This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pau Salute. Okay, Pau Salute, Powcast Sports, welcome po to another edition of the Powcast Sports Podcast. At dito sa podcast na ito, kumakausap tayo ng boksingero, mga atleta at iba't iba pa. Pero ngayon, boksingero kakausapin natin na. Yung kakausapin natin na boksingero, isa rin sa requested sa akin. So, nirequest nyo to, kaya panoodin nyo. Ang kakausapin natin, si Rodel Mayol, ang dating world champion sa World Light Flyweight WBC at kanyang record, natapos ang karir niya sa 31 wins, 6 losses and 2 draws, ang tinaguriang Kid Rapito, Batang Mandawi, Rodel Mayol. Kumusta ka dyan? Mabuti naman po, Sir Paukas, Pausalud, at magandang araw po sa lahat ng nanonood at saka nakikinig at sa Manila at saka sa Visayas naman is maayong adlaw kanyang tanan at okay lang naman po ang buhay kahit retired na, so ayos lang, ayos pa din. Ayos pa rin, okay. Of course, ang huling balita ko sa'yo, nagtitraining ka eh. Sa panahon ngayon, walang maitrain. Ano bang pinagkakabalahan ng isang Rodel Mayol? Sa ngayon, ang primary ko dito is yung trainer. As a trainer na ako, after kong nag-retire noong 2014 is... nag-retire na ako as a professional boxer. So, una, nag-training ako ng mga estudyante. Tapos, habang natuto na akong nag-training-training, is umahawak na rin ako ng mga professional boxers. Hmm. So, yung mga tinitraining ko, yung mga up-and-coming at prospect, ngayon, sila Romero Duno, Jade Bonilla at yung mga Sandman boxers minsan nagpapatraining sa akin. Kung sino-sino na lang na gustong lumaban dito sa Amerika, eh, ngayon naka-base na ako dito sa Los Angeles, California. So kung ito yung capital ng boxing dito sa Amerika, which is LA or Las Vegas, so dito maganda kasi ang mag-training camp. So yun ang pagkakabalan ko after kung nag-retire. So sa ngayon wala akong tinitraining. Minsan pala yung mga UFC fighters nagtitraining din ako sa ngayon, sila Rafael Dos Anjos, former world champion, saka mga up and coming na mga UFC champions. Sila si Giga Chikatsi, taga Georgia, tsaka marami pang iba. At ako naman ay nagpapasalamat sa kanila sa pagtitiwala nila sa akin, tsaka na-share ko rin yung kakayahan ko as a boxing champion. Yun ang advantage ko kasi marami akong experience sa iba't ibang lumalaban sa iba't ibang bansa. At magustuhan din naman nila yung the way na ako nagti-training. Yan lang po sa ngayon. At sa ngayon pala is lockdown. Lockdown na ngayon, walang gym. Sarado yung gym. Yung iba sa bahay ko lang sila tini-training. Tapos yung iba sa park. At ngayon po, dahil walang bukas yung gym, ako po yung nag- sa sideline na sa caregiver. Marami po akong kakilala na mga may-ari, buti na lang at nagamit ko yung mga kaibigan ko na dati inahangaan nila ako sa boxing. At ngayon naman is tinutulungan nila ako, may-ari sila ng home care, which is yung caregiving facilities nila. So tinutulungan nila akong magpa part-time kasi walang kita dito. Mahirap kasi dito sa Amerika pag hindi ka kumikita, wala kang income, which is ang bills mo naman dito is sunod-sunod every month yun. Kaya kailangan dumiskarte. Yun lang po, sir, sa ngayon. Okay, pare.
Natutuwa ako sa iyo. Looks like I'm gonna have a lot of fun kasi detalyado ka sumagot eh. Yung mga itatanong ko, sinagot mo na agad. Okay, pwede mo natin sagutin dito. Okay. Din naman, pare, basta boxing, hindi tayo okay. Maubusan. Okay, hindi na ako nakapag-follow up eh. Baka pag-follow up muna ako doon sa mga sinabi mo ah. Dapat yata nagsulat ako, ang dami mong detalye eh. Pero sinabi mo, nag-retire ka ng 2014. Tapos, simula ba noong 2014, nag-training ka na, trainer ka na dyan sa Amerika? Hindi pa. Nung nag-retire ako, ang dami kong pinasukan na trabaho dito. Which nag-trabaho ako sa isang kumpanya pharmacy. So, yung Rite Aid Pharmacy, tapos nagtrabaho din ako sa downtown area ng LA downtown sa mga damit, yung nagbibenta ng mga damit din sa downtown as yung sa bodega. Madami akong hanggang yung katawan ko is naghanap talaga ng training nila. Kumbaga yung kasi nung bata pa kasi ako nag-umpisa ng boxing, so yung katawan ko naghanap ng boxing. So nung nag-try akong bumalik is talagang napapagod na yung katawan ko. So ang ginawa ko na lang para maamoy ko yung amoy ng gloves. Okay. Is nagturo na lang ako ng mga estudyante muna yung magpa-fitness, kumbaga fitness, magpapapayat. So doon po unang sinubok yung as a trainer. Okay. Kinabahan ako ah. Na-miss mo yung amoy ng gloves. Oh, kala ko may sinisinghot ka na diyan eh. Iba kasi yung iba kasi yung amoy ng gloves talagang pag boksingero ka pag naamoy mo yung gloves, yung baho ng gloves talagang mapipil mo yung parang lalabang ka. Okay. Pero kailan ka officially na naging trainer? Kailan yung simula ng pagiging official trainer mo? Nag-trainer ako is mga 3 years ago pa yun. 3 years ago. Hinawakan ko na sila. O, ang unang hinawakan ko dito si Ernesto Saulong tsaka si Al Rivera, mga dati yung manager niya bata niya. Si Ariel Iraha. So sila ang unang boksingero ko dito, hindi nakalaban yung dalawa, nagtitraining lang. So pero si Al Rivera ang panahon noon is lumaban siya diyan sa Manila. Siya parang si ang kalaban niya ata si Cabalquito, yung tinali knockout niya. Ako nagtraining kay Al Rivera noon, lumaban siya kay Cabalquito, yung kay MP, yung dating si Cabalquito kay Coach Nonoy Neri. Okay. Pare, ito... Yun ang unang mga boksingero ko. Okay, pag-uusapan natin yung mga detalye sa training mo na na-curious lang ako and everyone is will be asking, lalo na yung mga boxing fan. Kasi, of course, dati kang world champion, mahaba ka na nag-boxing and I look at your box rec, talagang well-traveled ka, lumabang ka sa Pilipinas, sa Mexico, sa US, tapos pagkatapos ng boxing career mo, nagtrabaho ka ng isang normal na trabaho. Ang expected ng mga tao, di ba dapat may mansion ka na pare? Wala pa, may bahay lang ako dyan sa Pilipinas. Ang hirap kasi parang nakikita ng mga tao lagi, parang, uy, si Rodel Mayol, ano nangyari to? Yung tingin nila... madali yung boxing, mayaman ka agad pag nag-world champion ka. Totoo ba yun na pag world champion, dapat mayaman ka agad? Depende naman kasi sa naman lahat ng mga world champion is yung mayaman. Kasi depende sa amin, sa case ko, is yung timbang kasi namin is maliit. Kaya dito sa Amerika, pag lumalaban ka, maliit din yung premyo, hindi kagaya nila Senator Manny, tsaka Senator Manny is pang main event talaga yan, kaya dyan ang pera. Pero sa amin kasi yung maliliit na boksingero, pang lang kami, pang undercard lang kami, so hindi yung binibigay namin. Ang kung nang natandaan ko is ang pinakamalaking
na ano ko, na premyo ko is 100,000 nung naging world champion ako. Mm-hmm. So ang nangyari is nakabili lang ako ng bahay lupa sa Sapyan, eh dahil hindi ko gaano na dipinsan yun, parang tatlong beses ko lang na dipinsan yung corona ko. Mm-hmm. So medyo, tsaka dito kasi ako nag-base kasi sa Amerika, kaya yung na ano din, na try ko ring mamuhay ng parang mayaman, so at least yun lang din ang inano ko sa sarili ko, na try ko yung buhay na alam mo yung nagta-travel, mm-hmm. buhay na kumakain ng masasarap, mm-hmm. nagkakaroon ng sasakyan. Minsan yung mga ibang boksingero sa ngayon, kahit nag-champion sila, hindi nila masyado lucky, maswerte pa din ako kahit wala naman ako masyadong naipon sa ano ko, yung bahay lang yung pinaka-importante, diba? May bahay at lupa ako sa Pilipinas eh, pero dito kasi sa Amerika mahirap magkabahay kung wala ka talagang saktong kita, kasi una-una mahal ang bahay dito, pinaka dito sa part namin sa LA, mm-hmm. pinaka $800,000 yun. Wow. Million ang ano na dito, pinakamura sa ano, sa downtown kasi ako nakatira, kaya pero meron namang mga tig $400,000, medyo malayo-layo sa downtown at hindi gaano kalakihan, mga 2 bedrooms lang, 3 bedrooms, kaya okay. kaya mahirap magkabahay sa ngayon, pero plan ko talaga magkakaroon ng bahay dito para sa mga anak ko tsaka para sa pamilya. Okay. So, sabi mo nga naging trainer ka. Meron ka na bang sariling gym o nakiki-gym ka pa lang, nakiki-train? Sa ngayon, ang dami, mga 3 tao na nag-offer sa akin ng pag-partners ng gym, pero hindi ko tinatanggap. So, ang nangyayari, nakiki-gym lang ako sa Wildcard. Ang una, yun yung pinaka-main gym ko. Tsaka okay naman sa akin si Coach Freddy Rhodes. Mabait naman siya sa mga Pilipino dahil kay Senator Manny. Mm-hmm. So, wala akong problema doon na doon ko iti-training yung mga boksingero ko. Pero, dahil kasi mahirap na ang ngayon, yung labanan ngayon, yung competition ng mga boxers ko is pang na kasi sila eh. Alam mo yung pang championship na sila. So, gaya ni Dunulas, nahirapan kami mag-training kasi ang daming spy. So, kailangan talaga may mga ganun, may sarili kang gym para sa privacy. Pero dahil wala pa, so nagtitiis lang muna. Pero later on din, gusto ko rin magkakaroon ng sariling gym. So, mga pagka may champions na siguro ako, mga siguro 2 champions, world champion, okay na yung pagmagtayo. Mahirap kasi dito pagka alanganin ka sa pagpatayo ng gym, mahal yung dito, mortgage, tsaka yung renta, mahal sa namin, sa lugar, sa downtown area. Okay, alright. Ako, wish ko magkaroon ka ng gym na dyan, pero alam ko kasi may mga Filipino na rin dyan na mayroon gym, at I think nasa nasa future mo yan, pare, dahil kilala ka na ngayon sa as a trainer. Doon sa mga binanggit mong mga boksingero, sina Romero Duno, sina Tapales, karamihan mga Sandman fighter yan. Pero ikaw, open ka kahit sinong Filipino na pumunta diyan, wari, magte-train, open ka doon. Oo, kahit sinong gustong mag-training, gustong magpatulong sa akin, gustong kunin yung serbisyo ko as a trainer, lahat to tinatanggap ko sila kasi alam ko naman na mahirap talaga makapag-training dito sa Amerika, especially yung bagong salta pa lang. Yun yung naranasan ko dati, una-una wala kang matirhan, pangalawa yung mag-aalaga sa'yo, magda-drive sa'yo, hindi mo alam kung saan magja-jogging, hindi mo alam. Kasama ba sa package mo yung accommodation, pare? Oo, may din ako dito, may apartment ako na tinitiran. So lang sila, mag-ambag lang silang kunti ng pangkain, ako na rin magluluto. Okay, so ayos naman,
saka makatulog sila ng maayos, maganda yung higaan nila. So, parang package na yun, tsaka i-training ko siya, i-training ko sila, tsaka matutukan ko sila. So, okay. Para sa akin is maganda kaysa magputil sila, alam mo, malaking gastos sa manager, kaya minsan nakakatulong din ako sa mga managers na ano, na sa gastos, kasi minsan pagka dito sila nag-training, talagang gagastusan ka ng manager mo sa ano pa lang, sa pagkain pa lang, mahirapan na. Okay. Pare, you, of course, kilala ka as trainer, kilala ka as boxer. Highly respected ka dito sa Pilipinas kasi usually ang tingin namin pag mga boxinger nag-world champion, nakatira sa Amerika, talagang may narating na. Pero hindi ba parang, kumbaga, isa ka sa talagang nagtrabaho, naghirap kahit after ng boxing career mo? Nag-nurse ka ngayon, caregiver ka, nagtrabaho ka sa ano. Hindi ba... how did you ano cop up sa iba pa, pinapanood ka, fan ka ng maraming tao, tapos makikita ka nila na uy, nagtatrabaho lang sa ano yan, sa grocery. How did you feel about that, anong mindset mo? Wala namang sa akin yun, kasi hindi naman ako na-feel bad dahil doon na world champion ako dati. Sa ngayon, malayo rin na. Ang sa tingin ko naman sa sarili ko is hindi naman ako mataas na tao na alam, ngayon kasi na wala na ako sa boxing, iniisip ko na normal na ano na lang ako, normal na tao na lang ako, kagaya ng iba dyan na nagtatrabaho. Pero dahil marami din akong pinapadalhan sa Pilipinas, yung mga kamag-anak ko is yung mama ko, yung mga kapatid ko, maasa din sila sa akin. So, gumagawa ko ng paraan para matulungan ko sila. Sa buhay ko lang, sa sarili ko, is pwede naman akong magpa-isi-isi lang. Pero, hindi, marami pa akong tinutulungan kasi ng mga tao na alam, maasa sa akin. Okay. Kailangan nila ako. Kaya kahit ano, kahit tsaka gusto ko lang ano sa mga tao diyan, lumiyan sa mga boxing fans, kaya ng mga fans ko dati is ang buhay kasi rin sa Amerika hindi basta-basta. Pagka wala kang insaktong ano, kahit na mga ano dito, kahit na mga senator, kahit na mga congressman, pagpunta nila dito sa Pilipinas is ay sa Amerika is ano lang sila, regular na tao lang sila na alam mo kailangan magtrabaho. Marami akong nakikita ng mga artista dito na nagtatrabaho din, mga caregiver, minsan sa bars, mga artista dyan. So pagdating dito, wala kasing ano-ano dito eh, walang, kumbaga, wala kang yaya na ano, mas mahal pa yung yaya mo kaysa sahod mo pag may yaya ka. So, ay, ibig kong sabihin is walang ano dito, walang star pagdating sa ano. Si ano lang ang nakikita ko na stars talaga pagdating dito is si Senator Manny Pacquiao lang, kasi kung baga pagka nakikita siya ng mga tao, talagang dudumugin siya. Kaya siya lang talaga, kahit mga artista, yung mga sila, mga artista, Hollywood na artista dito, pag naglalakad-lakad lang, wala lang. Tsaka nagtatrabaho din yun mga yun pagka walang ano, walang silang shooting. Okay. Pare, napakaganda ng sinabi mo at saka ng realisasyon, kasi karamihan ng mga Pilipino pa rin, iniisip nila pagdating ko sa Amerika, I made it. Ano na, social na ako. Pero hindi nila alam yung hirap ng pinagdadaanan yun, na ang dami pa lang yung trabaho. Tapos expected nila, dolyares na kita eh. Yung mga boksingero pare, ano masasabi mo sa kanila, yung mga nagdi-dream na gumaya sa'yo? Kasi gusto nila sa Amerika, minsan gusto nila tumira sa Amerika. Anong masasabi mo doon sa mga boksingero na ganun yung mindset? Pagka dito naman kasi, pag nagtrabaho ka kasi dito, may ano, ang advantage dito sa Amerika, pag may chance ka na umaman dyan sa Pilipinas. Pagka dito ka nagtrabaho, tapos dyan mo gastusin yung pera mo, so talagang yayaman ka. Pero pagka ang advice ko sa kanila, gusto nilang pumunta dito,
practice, magtrabaho kung after nila mag-boxing, pag hindi sila swinerte, yun ang mga ina-advise ko ngayon sa mga, yung alam mo yung boxingero na transit lang sila, alam mo. Marami yung mga boxingero ngayon na nandito na tinutulungan kong makatrabaho. So, sabi ko sa kanila, mas yayaman kayo dito kaysa uuwi kayo sa Pilipinas tapos wala kayong ano, wala kayong trabaho doon. Mas maano na lang kayo, mag-tease lang kayo ng ilang taon dito. Kung gusto niyong umuwi, marami may pera na kayo, magkakaroon kayo ng mga bahay, sasakyan doon, negosyo. So, ang ano ko lang sa kanila is advice ko sa mga boksingero na para ano, mas advantage dito sa Amerika kung okay. Trabaho lang mag-usapan. Okay. Pero ikaw, ano ka na? Resident ka na ng Amerika? Ngayon, ano na ako? Citizen na ako last year. American citizen na ako pero nagpa-convert ako. So, bala kong mag-dual ulit. Hindi na ako, kumbaga, sa ngayon, hindi na ako Pilipino eh. Hindi na ako, kaya parang hindi naman tinakwil ko yung Pilipinas. Naging ano lang ako, naging American citizen lang ako, pero bala kong mag-dual citizen ulit pagdating ng panahon. Okay, alright. Naintindihan naman natin, halos actually, real talk lang, yung mga boksingero, yung mga Pilipino, lahat, yung nagawa mo, yung pinagtiisan mo, yung na-accomplish mo, yan ang parang isa sa target nila. So, walang makakasisi sa inyo kung American citizen ka. Pero, bago yan pare, ha, maisip ko lang din, dahil nga, yung sa boxing mo, yung naging susi sa iyong kinakatayuan ngayon. Masasabi mo ba na yung boxing career mo ay naging successful? Anong pinaka-successful na part ng iyong boxing career na gusto mong balikan? Yung naging world champion ako. Yun ang kung maibalik lang ng panahon. Is alam ko kasi marami kasi akong pagkakamali doon na nangyari. Okay. Ngayon ko lang na-realize na naging trainer na ako. So kung babalikan ko, siguro champion pa din ako hanggang ngayon. Baka pwede mong i-share kung ano yan, pare, para sa mga Pilipino. Ano ba yung pagkakamali na yun? Pagkakamali ko kasi dati, karamihan sa mga boksingero, is pag nag-world champion sila, is ang una, is siyempre tuwang-tuwa tayo, masaya tayo, maraming nakakilala na sa atin, world champion na tayo. Iniidolo na nila tayo. So, pagdating natin dyan sa Pilipinas, madami na tayong mga kaibigan na nag-ayaya, na gano'n. Punta ka dito, tapos may mga TV shows, mga radio, so in-invite ka niya. Hindi ko lang nalaman na ang bilis lang pala ng panahon is tapos inoopirang ka na kaagad ng next fight mo, bitin ka na kasi dahil champion ka na, hindi ka na pwedeng tumanggi. Pwede kang tumanggi kung ikaw yung star, gaya nila si Senator Manny na sila ang hawak nila yung belt nila. Kasi na sila, pwede silang tumanggi, hindi pa ako pwedeng lumaban dyan kasi hindi ako ready. Pero dahil kakukuha ko pa lang ng belt na yun, is meron pang mga options yung kalaban na naagawan ko. So sila pa yung may rights na mag-promote ng belt na yon kahit ikaw na yung champion. So ngayon, biglaan nila akong in-schedule ng next fight. So bitin na ako sa preparation, bitin ako sa ensayo. So mangyayari is pangit yung pangit yung performance mo, pangit yung laban mo, performance mo, pangit lahat. Buti na lang is nung time na yun, nanalo pa din ako. So, ngayon, pag nung nanalo ako, tuloy-tuloy pa din. Dami pa rin invitation, gano'n. Tapos naging draw, tapos natigil na ulit. Alam mo yung tawag dun yung naging champion ka, sumikat ka. So, nakalimutan mo na yung mga bagay na yun. So yun ang pinaka-importante. Kung alam ko lang na gano'n mangyayari sa career ko na talagang kung may wala kasi akong yung mga
anong tawag doon, yung advisors, wala kasi akong team na kagaya lamang ni Pacquiao na may ano sila, may conditioning coach, may nutritionist, kaya nila Jerwin Angkas, meron na rin silang mga ano ngayon, kaya tumagal yung ano niya, yung career niya as a champion. Dati kasi wala eh, lumalabang ka. Daming naging gano'n na naging world champion na sila, ano, sila Sunny Boy Haro, alam yung mga magagaling yon. Kaya lang, kulang sa ano talaga, kulang sa manage, hindi naman sa management, eh yung ano kasi, yung pag-iisip kasi, eh yun lang, naging champion ka, sumikat tayo, maraming invitation, marami ka ng pare, marami ka ng kaibigan, so ganun talaga normal, pero pag may advisor ka na ano, na huwag ka munang ano, yun ang iano ko sa mga boxingero ko ngayon, gaya nila Jade, kakapanalo pa lang, so kailangan kahit 1 week lang pahinga mo, 3 days, kung na-knockout mo yung kalaban mo, yung mga boxingero, dapat tandaan nila to, pagka nanalo sila ng knockout, huwag muna silang magpa-party-party ng isang buwan. Dapat 3 days, balik na sila sa ensayo. Ganun kaagad yung ano, kasi hindi mo alam ng kailan yung next fight mo. So, kailangan ready lagi yung katawan mo. Okay. Yun ang pagkakamali ko dati. Good advice, pare. At alam mo, isa rin naman yan sa... Kumbaga eh, sa aking adhikain, dahil nga sa dami kong nai-interview mga boxer dito sa Pilipinas, na yung iba na noong una nagugulat pa ako na mga ex-world, pero pare medyo hindi pa rin ganun kagaganda yung buhay. At least ikaw, maayos na sa Amerika. And yung sinabi mo na ganyan, na focus pa rin. Minsan kasi pag hinga, nananalo, pumupunta sa ulo, tapos maraming masyadong ano, tag dito distraction at saka mga ano, tukso. Normal talaga 'yon sa ano, pagka nananalo ka, normal talaga. Pero pag natalo ka, i-down ka naman nila, pero sinasabihan ko yung mga boksingero ko na ano ko, experience ko 'yan dati, kaya pagka may taong nagda-down sa iyo, huwag mo na lang pansinin, tsaka gawin mo na lang na inspiration yung taong na yung nag-down sa iyo para mabalik ka sa taas. Oo. Tama 'yan. Matanong lang din kita, sa Mexico mo ba na ipanali yung world title mo? Opo, sa Mexico. Kumusta ba yung ano, experience sa laban sa Mexico? Yung kasi ilang beses ka na lumaban dun eh, oh. Oo. Pareho lang naman lahat kahit saan lugar, pag lumaban ka talaga sa ibang bansa, which is kailangan mo talagang patumbahin, kasi unang-una gumastos sila ng pera, kumbaga binili ka nila, hindi naman binili ka, kumbaga gagastusan kita para lumaban ka sa amin, para mag-propo ka sa amin. Kailangan gagawa kami ng paraan na matalo ka, kasi siyempre hindi, para hindi masayang yung pera na ginastos sa amin. So ang ano ko doon is, kung hindi mo man-knockout yung kalaban mo, is tatalonin ka talaga sa scorecard. Unang-una, kahit hindi nila babayaran yung judge, siyempre, tatanungin ng utang na loob ng mga judges na sila ang kinuha mo na mag-judge doon sa card mo. So, siyempre, kung ginagawa ng mga promoters, mga binibigyan ng malalaking allowance, mga ganun, hindi lang sabi na binabayaran, pero kampi talaga sa ano, sa Mexico talaga. Yun talaga ang ano ng boxing. Business kasi itong ano, yung boxing eh. So, kung sino yung nagpo-promote is, kung hindi mo man-knockout. Sa Pilipinas lang kasi, sa atin lang kasi na medyo yung mga judges kasi minsan is, alam mo yung hindi sila tumitingin ng ano, kung kumbaga sa kanila is, laban-laban talaga. Okay. Sa Pilipinas. Pero dito sa Amerika, or sa kahit saan, is, yung judge, ang judge, ang ano kasi, ang tawag nito, yung, ang mamimili kasi ng judges kasi dito is, yung mga promoter eh, yung ano nila, yung ano, nirecommend nila yung judges na yun.
Kaya pabor talaga sa ano, sa promoter ang laban pag in case hindi mo mapatumba. Ay, pare, matanong ko lang din kasi napapansin ko ito, standard ba na yung mga boksingerong Pinoy na kumari magagandang record, biglang 1 week lang or 1 week lang pumupunta dyan sa America or 2 weeks lang tapos laban na. Ano ba ang dapat? Hindi, ang dapat talaga is kung ano, kung maganda yung ano ng managers nila is papuntahin na nila dito kahit wala pang laban. Kung balak nila yung mga managers na balak nilang papalabanin, example yung mga boxers nila na magaganda ang record, mga maka sa 15 and above, pag may fight ka na 15 and above o mga undefeated or mga isa lang ang talo, papuntahin na. Kung balak nilang ano, balak nilang ipapalaban sa Amerika, papuntahin na nila dito kagad, papunin nila ng visa. Kasi minsan kasi sa atin, dyan, kinukuha na nila, inoopera na ng mga promoter dito na palabanin sila dito, which is, ano, short notice na. Oh. So, opera ng malaki, hindi naman. So, ang mga managers kasi, hindi iniisip nila, hindi naman tayo makakuha, makapremyo ng ganong kalaki sa ngayon. Kasi, siyempre, Amerika ang nag-offer, so malaki yun. So, ginagrab na lang din ng ibang managers ang opportunity na magkakuha ng ganong kalaki. Patsambahan na lang kung manalo tayo. Paswerte na lang to. Which is disadvantage talaga. Parang 20% lang ang panalo natin doon. So, tsamba na lang. Ilang buwan ba dapat ang training dyan, pare? Kung sakali, kung saan lugar, ilang buwan? 2 months. Two dapat months. Kasi yung 1 week kasi na preparation or 2 weeks is pag-a-adjust pa lang yun ng, ano, ng jet lag mo. Tsaka yung time difference ng Amerika tsaka Pilipinas. So, yung light training, hindi mo pa kailangan i-heavy training yung bata nun kasi pag na-heavy training mo, lalag na din siya. Yun tsaka, nga. Ano, yung kasing laging naririnig ko eh sa mga Pinoy short notice, ganun, biglaan. So, kailangan mag-invest yung mga manager kahit papano gagasto sila talaga. Okay. Kailangan mag-invest kung gusto nila. Gaya ni Romero Duno. Si Romero Duno kasi, ang totoo is talagang ang lakas ng loob lang yung bata na yan. Kumbaga, yung abilidad ni Romero Duno is hindi siya masyadong kagalingan gaya nila, abilidad nila Jerwin Angkas. Pero, naging world, ano siya, world caliber siya. Nag-training na siya, nag-training dito. Dahil yung heart kasi niya is buo talaga ang puso ni Romero Duno na matuto, na lalumaban, na matalunin yung sino mang pinakamagaling. Kahit iniisip na namin, as iniisip na niya, si Lumachenko, kaya niyang talunin. So yun ang pinakamagandang bagay kay Duno, na alam mo ang utak niya na kaya niya, tsaka matatalo niya. Gusto kong ganun kahit wala masyadong abilidad, basta ganun ang ano, ganun ang pag-iisip. Talagang malayo ang mararating noon kaysa yung mga magagaling tsaka walang ano, yung parang duwag-duwag. Meron namang boxer na magagaling pero yung heart nila hindi masyadong kaano, katapang. Pero yun. Yun ang ano, yun ang isa sa mga ano. Nakikita ko nga pare, malaki ng tiwala mo kay Duno, suot-suot mo pa yung damit niya eh. Oo. Eh, marami namang boxers na talagang ano, sila Casimero, naging ano ko din yun, sila Marlon Tapales, ang dami, Jack Sipura, mga champion yun, mga undefeated yun sila. Matanong ko lang, bro, tungkol, kasi binanggit mo na si Romero Duno, nagulat ka ba dun sa pagkatalo niya kay, ano, kay Ryan Garcia na ganun-ganun lang? Hindi naman. Ganun talaga. Sabi ko kasi niya, kasi si Ryan Garcia, kasi malakas kasi yan sa early round. So, si Duno na excited lang yun eh nung laban na yun. Tara, sa condition niya, maganda yung condition niya, maganda yung conditioning coach niya, maraming mga vitamins.
alam mo yung suporta, parang na-excited siya na hindi na siya nakapag-isip na yun yung game plan is wag mo nang pabasta-basta, no? Kasi ano na yun eh, alam mo yun, kumbaga yung isa mga ganun kasi na mga labanan na is mga A-class na ng mga boxers, isang pagkakamali mo lang, talagang laglag ka talaga, kailangan talaga mag, ano ka, mag-ingat ka, double ingat, triple ingat ka sa mga early rounds. Marami nang nangyayaring mga boksingero na sasabitan dyan, mga ano, kaya yun ang nangyari kay Duno. Pero sa tingin ko, babalik pa kasi sa, ano niya, sa the way na, yung sa puso niya, so, babalik pa yun. Okay, ano nga, nanalo nga yung huling laban niya dito, yung parang activity fight niya, and I think he'll go back to America. Pinapanood-nood ko lang yung replay, pare, matanong lang kita para to confirm. Saan ba siya tinamaan? Kasi parang hindi naman solid. Sa likod ba talaga? Bakit bigla siyang nahilo na ganun? Saan siya natamaan talaga? Hindi, dito kasi sa, ano, yung sa likod ng, ano, sa likod ng tenga, is ano yun, parang kuryente. Yung pag natatamaan ka dito, is kuryente yun na parang nagkakaroon ka ng kuryente sa people dito sa ulo. O, dito sa likod ng tenga, natamaan siya ng hook, which is, ano, which is talagang, ano yun, talagang... Pero di ba bawal yun? Hindi naman kasi bawal, kasi yumuko kasi siya eh. Siya kasi yung nag-wave eh. Na ano lang, talagang ano yun, hindi naman bawal yun kasi... Kung ang bawal nun is pag nag-break, tapos sinasabi na ng referee na break, tapos sinuntok pa din dito, which is, ano, bawal. Pero yung moving kasi ng, ano, si Duno yung parang nag-wave na lumabit. Kung titingnan mo yung video, is parang hindi siya sinasadya na tatamaan talaga, is, which is yung clean punches kasi ang nakatama sa kanya, eh. Clean hook. Okay. Pero dahil siya ang yumuko na ganun, siya ang natatamaan. So, okay. So ano pa din yun? Pasok pa din yun. Okay. Naniniwala ka pa na bata pa naman si Duno na kaya pa mag-world champion ni Romero Duno? Oh, kaya pa. Kaya pa. Sa ano niya, sa pag-iisip niya, sa ano niya, sa pag-training niya. Kasi ano talaga, pag nag-training, training talaga siya. Wala siyang mga dahilan. Walang mga tawag na hindi siya nag-play. Walang ano. So, babalik pa yun. Okay. Baka marami pa. Alright. Pare, nasa band ng huli na tayo. Gusto lang itang matanong bago tapusin. Casimiro versus Inoue. Bigyan mo naman ako ng insight mo dyan. Ano bang mangyayari dito sa laban ni Casimiro at ni Inoue? Sa ngayon, hindi kasi natin, ang nakikita ka lang kasi natin is yung training ni Casimiro. Siguro si Inoue nagte-training din yun, pero sa mga ads kasi sa ano, sa Las Vegas is lamang si Inoue, dahil tinitingnan kasi nila yung ano, yung tawag nitong performance ni Inoue tsaka Casimiro. Kaya yung tingin ko lang sa sarili ko is 50-50 ang laban na yan, kasi si Casimiro is veterano na eh. Veterano na, parang sa experience, sa tapang, 50-50 sila. Matapang si Casimiro, tsaka veterano na, tsaka magulang sa laro. So, parang ano, 50-50 talagang laban yan. Hindi ako, ano, kahit malakas si Inoue, si Casimiro talagang palaban din yan. Di basta-basta magpapatalo. Ang ano lang, ang isa lang ang inaano ko kay Casimiro is yung timbang niya, yun lang ang inaalala ko. Which is, pag nakaya niya yun na hindi siya mahirapan, is may laglag si ano, si Inoue. Okay. So pagpalagay na natin, assume natin kasi ang tagal na dyan sa Las Vegas eh, at saka nagte-training naman. May nagsabi nga parang ang laki ni Casimiro, pero basta okay yung timbang, may laglag. Pero papaano kung ikaw ang trainer? Kasi trainer ka naman eh. Total Pilipino naman si Casimiro. Kung ikaw ang trainer, ano ba ang dapat gawin ni Casimiro para manalo siya kay Inoue? Ano sa tingin mo? Dapat paatrasin niya si Inoue. Bale, ano? Atakihin niya. Kagad? Oo, atakihin niya.
timingin lang niya early rounds kasi malakas din si Nui. So, gagawin niya is siguro sa early rounds, gamitan niya yung pigilan lang niya si Inoue na ano makapag-pressure sa muna. Depensa siya, gawin niya yung depensa. Kukunin lang niya, in and out lang muna siya. Alam mo, pero hindi, huwag siyang magpapapressure masyado kay Inoue kasi pag nakuha ka ni Inoue, ma-atras-atras ka, talagang bibirahin ka. So, ang gagawin mo, kung ako yung trainer ni Inoue, ay ni Casimiro, is counterin ko lang muna. Paanuhan ko, mag-ingat lang ako sa early rounds. Pero, paatrasin niya, basta mapaatras niya si Inoue, kung kaya niyang paatrasin sa early rounds, tsaka dapat sabayan na sabayan niya eh. Sabayan niya si Inoue, pero di kailangan dipinsahan niya. Kasi malakas talaga si Inoue. Yung gaya ni ginawa niya kay ano, kay tawag nito, kay Titi, yun, pwedeng ganun ang style niya, na kahit one step backward lang. Okay, alright. Kasi yung natatamaan si, yung laban nito niya rin, natatamaan si Inoue pagka napa-atras eh. Na umaatras na si Inoue pagka pinipressure niya. Okay. Pinipressure ni Donaire si Inoue. Oo nga, pansin ko nga eh. Pag siya yung umaatake, pag si Inoue inaatake, mas nahihirapan siya. Pero pag siya yung umaatake... Oo, patay talaga. Magaling talaga si Inoue pag umaabante siya. Talagang yung ano niya, yung consistency ng suntok niya, yung paa niya is andun lagi sa harapan mo. So ikaw, pagka maatras ka, nagdidepensa ka, hindi ka kumakounter, matatamaan ka niya, malakas siya. So manghihina ka na, ilang suntok lang, ilang tama lang. So kung mapaatras mo siya kagad, early rounds, siyang manghina, siyang ayaw niya yun. Okay. Kaya paatrasin lang niya, paatrasin kung paano niya mapaatrasin. Uy, yun ang pagplanuhan nila. Okay. Alright. Good advice. Eh, ano naman pare? Doon naman tayo sa kabila. Alam ko may laban din si ano eh, Nonito Donaire, pagbabalik kay Nordin Ubali. Pero maganda yan. Magandang news yan. Pwede pa si, ano, si Nonito. Pwede pa siyang maging champion ulit. Based doon sa huling laban niya kay Inoue. Is talagang may ano pa siya, may lakas pa si Nonito. Tsaka hindi ko ka rin kabasado itong kalaban niya, pero siguro magaling dito, pero pwede pa si champ nito. Ano lang, kailangan niya lang ano, kailangan niya lang yung alam mo yung talagang will to win talaga, yung isipin niya yung nung 10 years ago kung lumalaban pa siya kina Darjean Yang, lumalaban pa siya kay Pasquez, kina RC, yun ang mentality dapat niya sa anong sa yun. Kasi sa ngayon kasi pag tumatanda kasi maano na rin yung katawan mo eh, parang mabilis ka nang mapagod sa ensayo, yun ang kaibahan eh. Pero pag mangyari hindi ka, kagaya hindi lang isa lang talaga ang boksingero na nakikita ko na walang kakupas-kupas ang ensayo, si Nestor Manny Pacquiao lang talaga. Oh, para so, robot yun eh, grabe mag-training eh. Iwan ko siguro sa vitamins niya or sa talagang sa isip niya talaga yan. Kasi marami din naman kaming vitamins. Nagsapsampo din yung vitamins namin. Yung iniinom, may iniinom din kami ng mga supplement. Pero talagang maayaw talaga yung utak namin. Pero si Senator Manny, kung pag hindi siya ano, mapass out, hindi naman siya magpapahinga eh. Yun lang ang ano sa kanya, yung utak talaga ni Senator Manny ang grabe. Kaya naging ano siya. Kaya one of a kind si Senator Manny Pacquiao. Wala pang makakaano sa kanya sa ngayon. Okay. Pare, ano? Sinong boksingero sa mundo? Sino ba magandang makalaban ni Manny Pacquiao sunod? Eh, wala pang official ngayon eh. Sino ba bet mo na ilaban sa kanya? Ang sa akin is ano, si ano, Danny Garcia, si ano, si Garcia. Sino? Si Mikey, ano, si Danny? Mikey. Yeah. Gusto ko si Mikey muna. Tapos, kahit lumaban na siya ni Crawford, saka na yan si Crawford. Kung balak niyang magdalawang
fights pa this year. Kung gusto niya niyang mag-retire this year, labanan na niya si Crawford. Malaking pera yun. Oo. Pero pag gusto pa niyang lumaban ng dalawa, this year, mag-retire siya next year, labanan mo muna si ano, si Mickey Garcia. Tapos sa susunod, kahit sino na, kahit si ano, yung ano din yun, treat din yun si ano, kahit na disgrasya yun, si ano, Spence, yun, Errol Spence. Na, si Errol Spence, treat din yun kasi magaling din yun eh. Tsaka hindi lalaban ng hindi condition yun. So, ngayon lang, ang dalawa lang, ang isa lang boksingero na ano, tsaka gusto kong makalaban sa kanya, kung gusto niyang mag-retire na, either si Crawford or si Mayweather. Alam, itong si Mayweather, masyadong ano, magulang. Ayaw lumaban ng tagilid. Okay. Pili ko nga, hindi nalalaban niya. Pero pare, may narinig akong interview. Si Bob Arum, sinabi na ginagawan daw na nalang paraan yung laban ni Terence Crawford tsaka ni Manny Pacquiao. Either sa Middle East daw or sa Macau. Ano bang nababasa mo dito? Press release o totoo kaya talaga na ginagawa nila ng paraan? Pwede. Pwedeng mangyari yun kasi ano naman na kasi si Senator Manny, yung alam mo yung pre-agent na siya, wala na siya sa, hindi na siya under sa ano, kay Alhimon. So, kahit sino na ang pwede niyang labanan, dapat ganun na lang siya. Kasi may pangalan na kasi siya, hindi na kasi siya dapat na magpatali pa sa ano, sa mga promoter. Pero ang kagandahan lang, pagka undersigned ka ng malaking promoter is, ano ka, tawag doon, secured na mananalo. Okay. So, yun lang ang advantage doon, secured ka. Pero pagka magaling ka naman talaga, is kung kaya mong talagang i-upset yung ano, walang, kung kaya, kung ako ni Senator Manny, is kaya naman niyang bigyan ng malaking allowance yung tawag nito, yung mga judges, gaya ng pinagagawa ng mga promoter. Okay. Bakit hindi niya mong gawin para secure din yung laban? So parang sa tingin ko may katotohanan yung Crawford tsaka si Senator Manny, may chance. Okay. Pero kailangan naglalaban muna si Senator Manny, labanan niya muna si ano, si American or si ano, si pang tune up lang si yung si Garcia, Mickey Garcia. Okay. Alright, pare. Sobrang salamat. Ang haba na pala ng usapan natin. Ngayon ko lang napansin, natingin ako sa timer ko. 50 minutes na pala tayo nag-uusap. Pare, kahit bukas pa tayo matapos, basta boxing pag-usapan natin, hindi talaga maputol yun. Okay. Hanggang kay kina Blas Ilorti pa, hanggang kahit saan pa tayo, ano, basta boxing. Ganda mga pag-usapan, pag-boxing, walang katapusan yan. Pero, magpapasalamat din ako sa iyo na ano, nabigyan mo yung side, tsaka makabigay din ako ng mga tips sa mga bagong boxingero kung gusto nilang lumaban dito sa Amerika. Mauna na sila dito mag-training bago sila mahanapan ng fights. Kasi lugi naman talaga sila pagka galing dyan, in 2 weeks laban na, wala kang panalo dun. Yung kalaban mo, wala na, susunod na side sa'yo. Kumbaga, teritoryo nila, papasukin mo. Kung mga gera yun, papasukin mo, manalo ka ba dun? Alam kabisado nila lahat ng daanan mo. Wala kang panalo, patay ka talaga. So, ganoon din sa boxing. Kailangan mag-insayo ka muna ng isang buwan or dalawang buwan sa kakabibigyan ng laban. Okay, alright. Take that into notice. Sa lahat na nakikinig dito ng manager or promoter, sakaling tapusin nila hanggang sa dulo, Rodel Mayol, yung servisyo niya, pati may kasama ng ano, home service, pati bahay, pati pagkain, kasama na. Okay. Sige, pare, baka may gusto ka pang ano, banggitin or pasalamatan, tapos schedule na lang tayo uli. Medyo maba na yung usapan natin eh. Ano ba yun? Ano lang, pasalamat lang ako sa iyo, bigyan yung side ko
sa lahat ng mga boxing fans. At ano lang, stay safe sa para matapos na yung ano yung COVID-19 para maka ano na makabalik na tayo sa mga trabaho. Mga boksingero, naawa na rin ako, wala na ring mga ano yun, laging nag-a-advance na yun sa mga managers nila. So mahirap. So ano lang, patuloy lang tsaka ano, podcast. Okay. Salamat. Salamat. Ako, it's an honor kasi alam ko, mga ang umi-interview sa'yo dyan, mga Eli Sekbak eh. Oo. Kahit sino na lang. Okay. Oo, Eli Sekbak. Oo, salamat. Alright, sorry, sandali ah. Sandali lang. Ito talaga, sasabihin ko, boxing fan ka, pare, grabe. Yeah. Pinanood mo hanggang dito, tinapos mo yung interview ko kay Batang Mandawi, Rodel Mayol, ang ating dating WBC World Light Fly title. At sana may natutunan ka. Sana, ano mo, kala mo, kumbaga na-entertain, na-educate ka kahit papano. At yung mga boksingero, yung mga fans, mga manager, I think marami tayong natutunan na iba't ibang bagay at applicable sa lahat. So anyway, please don't forget to comment. Please, na umabot ka na dito sa dulo. Ang hinihingi ko lang sa'yo ay mag-comment ka kasi kada comment mo may nakakabasa at saka sinasabi ni Google, oy, interesado yung mga tao. Siyempre, like mo na rin. Alright, comment, like, and then pinakamalupit talaga, share. Salamat po, ako po si Pau Salud. Till next time, bye. Hi, my name is Pau Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Powercast Sports.